Sintunado ka ba? Sintunado ka ba? Sintunado ka ba? For sure, hindi lahat aamin. May mga tao talaga na hindi nila alam na sintunado sila. Kung pakiramdam mo na candidate ka, subukan mong kumanta. Kapag nakita mong medyo masamang tingin ng mga tao sa'yo o napapansin mong nagtatawanan ang mga nakikinig sa'yo, yun na. Candidate ka. So ito po yung mga tanong na sasagutin ko. Paano mo malalaman kung sintunado ka? May pag-asa pa bang maayos o gumaling ang isang sintunado? Paano matututo ang isang sintunado? So yan po ang topic natin ngayon. So paano malalaman kung sintunado ka? Yeah. Kapag nahirapan kang sundan o gayahin ang tono ng isang kanta or hindi mo magaya o masundan ang isang tunog, sintunado ka. Kung sharp lang naman o flat ka, meaning mababa or mataas ng konti sa actual tone, okay lang yon. Baka kinapos ka lang sa paghinga o kinulang ka ng hangin. Madaling ma-improve yan. Pero kung napakalayo ng tono mo, tipong kunwari, nasa Cubao tayo, pero nasa Amerika yung tono mo, ibang usapan na yan. Sintunado ka talaga. Alam nyo ba na madaming tao na hindi nila alam na sintunado sila? Hindi sila aware o hindi lang nila matanggap. Minsan nga, ginagawa na lang nating katatawanan yung pagiging sintunado, especially doon sa mga taong tanggap nila na sintunado sila. Ginagawa na lang nilang katatawanan or joke, di ba? So, andyan yung mga artista, marami tayong kilala. So, pinakasikat na sintunado na alam ko si Luis Manzano. Pero di ba, tuwang-tuwa tayo sa kanya. Yung iba nga, tumatama naman. Pero if you will listen to it and analyze it, more than 80% ng buong kanta, wala talaga. Walang tumatama. Palala. Masakit din naman talagang masabihan ka na, hoy, sintunado. Sa inuman, nagiging dahilan ng bugbugan, sapakan, at malala, saksakan. What? Meron din namang nawawala sa tono dahil hindi nila alam yung kanta, pero go pa din. Go pa din ang go. Ang tawag doon, hula-hula system ng huhula. Madaming ganyan sa mga choir, diba? Aminin, gagayahin mo yung tono ng katabi mo na wala din sa tono. Ayun, lahat kayo, wala sa tono. Yung choir ninyo, tunog pasyon, pang horror films. Pero ang tanong, may pag-asa pa bang maayos, matuto, gumaling ang isang sintunado? Yes, yes naman. Siyempre meron. The first thing you need is acceptance. Tanggapin mo na you need someone who will teach and correct you dahil sintunado ka. Look for a professional and patient teacher na tuturuan ka at di ka bibitawan. Katulad ko. It's true, yes. I'm very, 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 very patient. Okay. Not all teachers accept sintunado, okay? Kasi for them, it's a waste of time. But for me, it's a challenge. And I have the passion to teach and help those who really want to learn and gustong mag-improve. But you need this attitude. Patience, and you need to listen, okay? Kung makikipag-away ka sa akin at ipaglalaban mo na nasa tono ka, kahit ang totoo, wala. Wala talaga, wala. Walang mangyayari. So you have to be patient, listen, and follow. Huwag kang makipag-away sa teacher mo. Malaki ang chance for improvement if you are patient, if you will listen, and if you will follow. Paano matututo ang isang sintunado? So you need guidance ng isang sanay na sanay na talaga, or better, ng isang professional teacher talaga. So in my experience, I have my technique, okay, but it requires a lot of patience and understanding talaga, okay? Student must be patient, listen, and of course, kailangan mag-aral din, okay? So we have exercises, slow exercises hanggat masundan mo or mag-improve yung tono mo. So it's more on ear training exercises.
it's mga short, mga simple vocalizations na sasabayan. Or kung masusundan mo ang tamang tono ng vocalizations and mga exercises, mas madali mong masusundan yung mga kanta. So we have to do the exercises very, very, very slow. Gradually, bumibilis yan hanggat ma-perfect mo. That's why we need patience. Huwag kang magmamadali. Yeah. At first, it's really boring. But if you want to improve, kailangan talagang makinig ka. You have to listen and follow. In the end, for sure, gagaling ka. Okay? Kung hindi man 100%, malaki ang magiging improvement mo. Okay, so ready ka na bang mag-enroll? So ready na ba? So remember these words? Okay. Acceptance, patience, listen, follow, practice, slowly, discipline, and mastery. Okay, so thank you for listening. Thank you for all the subscribers. Maraming salamat po for listening and for your support. So follow me here at YouTube, Laika, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po. At magandang araw sa inyong lahat. This is Teacher Ryan at your service.